Masantos siya kabosan edsikayon namin. Nang unang beses kong masilayan ang bayambang noong taong 2015, nang unang beses kong makita ang mga taong dito ay naninirahan, nakita ko ang isang bayan na kapos sa pagkalinga, kulang sa suporta at tila walang pag-asa. Malungkot, natutulog, nababalot sa dilim. Bakas sa mukha ng mga tao ang kawalan ng oportunidad at trabaho. Bakas sa mukha ng mga bata, hindi lang ang kakulangan sa nutrisyon, kundi ang kawalan ng inspirasyon at suporta para sa kanilang edukasyon. Masakit masilayan ng ganitong mga pangyayari, lalo na para sa aking asawa na si Cesar na dito lumaki. Namulat siya dito at bumuo siya ng mga pangarap. Kaya mula dito, umusbong ang mas malaking pangarap ng aming pamilya, ang iahon sa lugmot na kahirapan ng bayan ng Bayambang. Nang araw na pakasalan ko si Mayor Cesar Quiambao, pinakasalan ko na din ang buong Bayambang. Kaya ang aking pagiging isang Bayambanggenya ay hindi nasusukat sa dugo o anumang dokumento at papeles. Ang pagiging Bayambanggenya ko ay makikita sa tindi ng pagmamahal ko sa bayang ito. I am with you every step of the way. From the beginning of the revolution, laban sa kahirapan, I saw how this town has improved, and I am part of every decision, every step to bring Bayambang where it is now. Nagsimula tayo sa maliit na mga hakbang para unti-unting baguhin ang masalimuot na imahe ng Bayambang. At sa pagdating ng Team Quiambao Sabangan, gumawa tayo ng panibagong pangalan ng ating bayan, ang Balon Bayambang, na mas matatag, mas maliwanag, mas malinis. At today, as I officially and formally announce my intent to become the mayor of this beautiful town, a lot of you might ask, why me? Bakit ako? My dear Kabaleans, nais ko din kayong tanungin, bakit hindi ako? Alam niyo po, layunin ng Team Quiambao Sabangan na burahin ang kahirapan sa ating bayan pagdating ng 2028. Kung nais nating makamit ito, kinakailangan namin magtulungan ng aking asawa at ng buong Team Quiambao Sabangan para siguraduhin na mapagtatanggupayan natin ito at hindi mababaliwala ang mga taong iginugol natin para sa progreso ng bayang ito. Ang desisyong ito ay desisyon ng aming buong partido. Kaya sa harap po ninyong lahat, gusto kong sabihin na ako naman. Sa araw-araw kong pagsubaybay sa trabaho ng aking asawa, sa araw-araw na pakikisalamuha ko sa mga tao dito, napalapit na po ang puso ko sa serbisyo publiko. And as a child, it has always been a dream of mine to be an ambassadress for the common good, especially for the poor and the underprivileged. Today, I will finally make that dream happen. But this time, it's different. Dahil hindi na ito isang panaginip, ito ay isang obligasyon. Ito ang obligasyon ko bilang katuwang at kakampi ng mga mamamayan ng Bayambang. Ito ang tungkulin ko bilang isang ina ng bayan na nangangailangan ng masasandalan at makakapitan. Sa panahon ngayon, kung saan marami ang gustong pagsamantalahan ng ating bayan at ipagkait ang dapat para sa mamamayan. Sa panahong ito, ako naman ang titindig para ipaglaban ang ating nasimulan.
Ako naman ang magtatanggol sa mga inaapakan. Ako naman ang kakalinga sa mga nahihirapan. Ako naman, kasama ang aking pamilya at ang buong Team Kiambao Sabangan, ang magpapatuloy ng progreso ng bayan ng Bayambang. We were told that a woman's place is at home dahil tayo daw ang ilaw ng tahanan. Yes, that's true. But let me tell you what. One of our greatest accomplishments for the past years is making Bayambang a gender-inclusive community. At andito ako para patunayan yan and to show what I can do and what great heights we can achieve in my leadership. Panangaro tan serbisyo. Ito ang puso ng lideratong Team Kiambao Sabangan. Kaya asahan po ninyo na ipagpapatuloy natin ang rebolusyong kumalinga at nagtaguyot sa higit sa 100,000 taong dito sa Bayambang. Ang rebolusyon laban sa kahirapan. Tapos na ang mga panahon na nabalot sa dilim ang ating bayan. Ngayon, hindi lang ako isang ilaw ng tahanan, kundi ilaw ng buong Bayambang. Sama-sama tayo sa laban na ito at palagi po ninyong tandaan na nandito ako para maglingkod at magsilbi sa abot ng aking makakaya. Sama-sama nating patagumpayan ang rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambang, Ninya Aro at Taka! Muli, ako po si Ninya Jose Kiambao, ang magpapatuloy ng rebolusyon laban sa kahirapan, kasama si Vice Mayor Raul Sabangan at ang buong Team Kiambao Sabangan. Masamtos siya nga rem, ed, si kayon nga men. You say it, Ninya Aro at Taka, maraming salamat po. Wala pong duda na ang aming susuportahan ay ang aming mal na mal na Mayora Ninya Jose Kiambao at ang sampu ng kapamilya ng buong LGBT Bayambang dahil subok na po ang kanyang pagmamahal sa aming mga LGBT dito sa Bayambang. Makikita din po natin ang kanyang mga hangarin para maging maayos ang pamumuhay ng bawat tao dito sa Bayambang. Kaya sinusuportahan po namin ng buong puso Mayora Ninya Jose Kiambao. Si Mayor Mayora, masyado silang matulungin. Walang pinipili na tinutulungan dito sa bayan ng Bayambang. Naumpisahan na po ni Mayor Cesar Kiambao, mas gumanda pa ang ating bayan, yung bayan ng Bayambang. At least naumpisahan na po ni Mayor yon, ipagpatuloy po ng kanyang asawa na si Mayora. At least lalong mas mabuti po ang ikauunlad ng ating bayan. Gusto namin si Mayora kasi mabait siya at madaling lapitan. Pag ano, pumupunta kami, hinaharap niya kami pag pumupunta kami sa munisipyo. Para kung may pagpatuloy yung ginagawa nila, Mayor Kiambao rito na Arsar. Pagpapaganda ng Bayambang, tumbahal ng Bayambang. Hindi lang siya maganda physically, but she has a good heart. Knowing her personally, bata pa lang ako nang papanood ko siya sa TV and hindi ko in-expect na makilala ko siya ng ganito, na close sa personal. And habang nagkakaroon kami ng relationship, nakikilala ko kung gaano kabuti yung puso niya at gaano niya kamahal ang bawat Bayambanggenyo. At alam kong handa siyang pagsilbihan ng bawat Bayambanggenyo at alam kong mahal niyang bawat isa sa atin. Kaya nagtitiwala ako na kaya niyang pagsilbihan ng bawat Bayambanggenyo. Babalik ko rin ng isang tanong. Kung hindi si Ninya, sino ang magpapatuloy ng mga nasimulan ni Mayor Cesar Tirado Kiambao? Si Ninya lang ang may sapat na kaalaman at kakayahan upang may sakatuparan ang mga ito, lalo na ang laban sa kahirapan.